Ang mga kawikaan ni Solomon, Chapter 15. Ang malumanay na sagot ay pumapawi ng puot, ngunit ang mga masasakit na salita ay pumupukaw ng galit. Ang dila ng pantas ay gumagamit ng kaalaman sa wastong paraan, ngunit ang bibig ng mga mangmang ay nagbubuga ng kamangmangan. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na tumitingin sa masama at sa mabuti. Ang mabuting dila ay punong kahoy ng buhay, ngunit ang kalikuan doon ay pagkasira ng espiritu. Hinahamak ng mangmang ang turo ng kanyang ama, ngunit siyang kumikiling sa saway ay masinog. Sa bahay ng matuwid ay maraming kayamanan, ngunit sa mga pakinabang ng masama ay kabagabagan. Ang mga labi ng pantas ay nagkakalat ng kaalaman, ngunit ang puso ng mangmang ay hindi gumagawa ng gayon. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Ang lakad ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit iniibig niya ang sumusunod sa katuwiran. Ang pagwawasto ay mabigat sa kanya na tumalikod sa daan, at siyang napopuot sa saway ay mamamatay. Ang impyerno at ang kapahamakan ay nasa harap ng Panginoon, gaano pa kaya ang mga puso ng mga anak ng mga tao? Ang manglilibak ay hindi umiibig sa sumasaway sa kanya, ni paroroon man siya sa pantas. Ang masayang puso ay nagpapasaya sa mukha, ngunit sa kalungkutan ng puso ay nadudurog ang diwa. Ang puso niyaong may unawa ay humahanap ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mga mangmang ay kumakain ng kamangmangan. Lahat ng mga araw ng nagdadalamhati ay masama, ngunit siyang may masayang puso ay may tuloy-tuloy na piging. Maigi ang kaunti na may pagkatakot sa Panginoon kaysa malaking kayamanan na may kasamang kaguluhan. Maigi ang hapunan na gulay kung saan naroroon ang pag-ibig kaysa sa baka na may pagkapuot. Ang taong galit na galit ay pumupukaw ng alitan, ngunit siyang makupad sa pagkagalit ay nagpapatahimik ng pagkakaalit. Ang daan ng tamad ay parang bakod ng mga tinik, ngunit ang daan ng matuwid ay naging patag. Ang pantas na anak ay nagpapasaya sa ama, ngunit hinahamak ng mangmang ang kanyang ina. Ang kamangmangan ay kagalakan sa kanya na walang karunungan, ngunit ang taong may unawa ay lumalakad ng matuwid. Kung walang payo ay nabibigo ang mga layunin, ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay natatatag. Ang tao ay may kagalakan sa sagot ng kanyang bibig, at ang salita na sinalita sa kapanahunan, gaano ito napakabuti. Ang daan ng buhay ay nasa itaas sa pantas, upang siya'y makalayo sa impyerno sa ibaba. Sisirain ng Panginoon ang bahay ng mayabang, ngunit kanyang itatatag ang hangganan ng babaeng balo. Ang mga pag-iisip ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang mga salita ng puro ay mga salitang kaaya-aya. Siyang sakim sa pakinabang ay bumabagabag sa kanyang sariling bahay, ngunit ang napopuot sa mga kaloob ay mabubuhay. Ang puso ng matuwid ay nag-aaral ng isasagot, ngunit ang bibig ng masama ay nagbubuhos ng masasamang bagay. Ang Panginoon ay malayo sa masama, ngunit tinirinig niya ang panalangin ng matuwid. Ang liwanag ng mga mata ay nagpapasaya sa puso, at ang mabuting balita ay nagpapataba ng mga buto. Ang tainga na nakikinig sa saway ng buhay ay nananatili sa gitna ng pantas. Siyang tumatanggi sa turo ay umahamak sa kanyang sariling kaluluwa, ngunit siyang dumirinig ng saway ay nagtatamo ng unawa. Ang pagkatakot sa Panginoon ay turo ng karunungan, at bago ang karangalan ay ang pagpapakumbaba.